nakikita din natin na ini-invade niya yung jungle side dito ng kanyang mga kalaban. Mm-hmm. Alright. Looking forward to that. Hoping that it does work out. So, ibig sabihin nun, si Imba DJ ay napakalaki ng kanyang responsibilidad. Ladies and gentlemen, this tournament is under the supervision and regulation of the Games and Amusements Board. Pasok na tayo. Game number one. CIGNAL Ultra Warriors versus Happy Feet Emperors. Again, so much on the line here, Honey Glaze. Kung makaisa ang Happy Feet Emperors, laglag na ang CIGNAL Ultra Warriors. No chance of making it into the playoffs. Exactly, Coach Leo. Nakita natin today, we are already seeing the Khalid into the invade, into an attempt to invade here, CIGNAL Ultra Warriors. And ito, maganda, kahit papaano nabigyan niya ng damage, nabigyan niya kahit papaano dito ng problema si Baksha dahil nakakuha siya ng damage output from the hero here, from the Khalid, from the side of Emperors. Mm-hmm. So I think this is, again, it all leads to the Warriors being the defensive team. Tapos, Emperors ang maging aggressor. But hold up! Kabaliktaran ang nangyari sa taas. Rhea, nag-flicker, pinasabog si Shaw. Oh man, Shaw is already down for the side of Emperors. Pero ang bilis naman ng sinagot dito ng Happy Feet. Ang maganda nito ay hindi nila pinabayaan kaagad yung offlanes. Yes, makapag-farm pa rin naman kahit papaano dito ang Emperors. But still, medyo alanganin naman ang lagay dito ni Japes. Oh, there's a way for you to be, even if the better scaling team, to still be aggressive. Ang bilis sumagot ni Bensanity with the roll-in from the Baksha. Ngayon si Rhea, ML na ML! Galit na galit! Yes, and ito lang naman ang advantage talaga ng CIGNAL Ultra Warriors. Ang bilis kasi ng lineup nila makapag-rotate, makapagbigay ng response throughout the pressure na binibigay sa kanila ng Emperor. So they have to look out for this. Kailangan nilang bantayan na yung mga jungle side nila, yung mga bushes na pwedeng taguan dito ng Baksha or the Brody. Eh, enough na yun para makakuha ang CIGNAL Ultra Warriors ng kill na naman from the side of Emperors. Ooh, si Reggie! Isang hinga na lang, babagsak na. That was a close one for the Lunox. Still though, great start for the Warriors. And you're right, I think yung Emperors ang dapat na bumantay. Kasi feeling ko, they were thinking the same thing na parang okay, the Warriors, they're gonna play defensive kasi nga sila yung mas magandang scaling. Hindi sila mag-pupumilate, hindi sila mag-aasim. Pero baliktad pala. Kasi sila pa yung aggressive, sila pa yung naglalagay ng pressure sa Emperors. Na parang, atakin nyo naman kami. Kung hindi, pupuntahan namin dito si Reggie or si Kyle. Now, Rhea gonna go down. One, that's gonna be Chi-Chi taking him. Nabawian ang ating Esmeralda sa taas. Pero si Shaw, sa baba. Sagot lang ng sagot dito ang ginagawa ng CIGNAL Ultra Warriors para hindi mabigyan dito ang Emperors ng chance na makita nga yung winning condition nila. And once na makita nga ito ng Emperors throughout the phases of the game, dito na mahirapan ng CIGNAL Ultra Warriors din again kasi marksman ang kailangan nilang ingatan throughout this game. But we have another turtle going through the hands of Happy Feet Emperors habang nakakaroon na nga ng tansyahan dito against Rhea and Chi-Chi onto the top lane. Mano dito ng Happy Feet Emperors, apat ang pinadala nila para ma-secure ang turtle. And I think the Warriors, they made the right decision. Sabi nila, sige, huwag natin pilitin. Late na rin naman tayo, nag-recall yung iba sa atin. We'll catch up, bawi tayo elsewhere. Lumiitan lamang ng Warriors dahil naka-turtle sila doon. 500 na lang dito. For the Warriors, Bensanity, atakiin, ito Wanderer goes over to the Emperors. Oh man, this is looking good already for the side of CIGNAL Ultra Warriors dahil unti-unti nilang nabibuild up yung momentum ng dalawang marksman. And again, ang hirap din talagang i-burst down ng isang 1-1 kapag hindi mo siya nakuha talaga throughout the timing ng second skill niya. And yung stuns ba na available dito for the Emperors, will it be enough to kill that 1-1 from the side of Warriors? Japes with the Raging Sandstorm retreating, going back. Quick Sandguard, mabubuhay pa naman siya at dahil doon okay pa ang Emperors. Maganda ang decision nila para ilipat si Shaw. Now, Phantom Execution, burst down si Imba DJ. There's the Thorn Rose, pero makakabawi pa, buhay wings by wings. Magre-recall muna yan, needs to reset. As well, Bensanity, 30 seconds na lang, wala nang perang makukuha sa pag-atake sa mga turrets. And right now, that was just a skirmish. I think naiintindihan na ng both teams na okay, hindi natin pwedeng isihin lang. Hold up, ganda. Pwede mo palang gamitin parang ward yung arrows doon ni 1-1 pero too much 4-on-1 dito. Napabagsak si Chujin.
Grabe dito yung patience na pinapakita ni Chichi. Nakita natin kanina na nagtatago lang siya doon sa bush. Hinihintay niya na lumabas yung parcel with a feathered airstrike. And doon niya, karoon siya kahit papaano ng chance at patumbahin si Imbadidi. But still, ang pressure naman dito for the side of the Warriors, paano nila po protectan nga yung dalawang marksman nila. Kung ganitong pressure na yung binibigay ni Chichi together with Japes, inaambahan nila ng inaambahan dito ang Signal Ultra Warriors. Aha, si Japes, alalahanan natin, meron siyang quick sand guard at meron siyang rampaging sandstorm, so he can engage twice. Turtle still going over to Chichi and the HFE squad. Zhujin, papabagsakin dito. Woo! Meteor shower by Shaw! Great range, Japes, papasabugin Imba DJ. Si Janus, buhay pa. Sabi ni Reggie, hindi na. Lunox takes one more. It's a 2-for-1 here in favor of the Emperors. At susunod yata si Imba DJ. Oy! Dalawa pa na buhay pa si Reggie! Apat! Para sa isa. Rhea, the only survivor. The Emperors are feeling it. Nagpupush pa sila sa mid all throughout. Oh man, happy feet Emperors. Nakakakuha na sila ng tempo against Singsel Ultra Warriors. And we are seeing here Reggie throughout that clash. 5-0-2 ang kanyang standing. And dito na magiging alanganin ng Signal Ultra Warriors. Dahil ang dali lang for the Lunox to pick off the 1-1. To pick off Parsa, either Parsa or the Brody. So, ano kaya yung magiging sagot nila? Ano ang pwede nilang gawin pam para pigilan din yung mga binibigay nilang damage dito? Dahil ang medyo onti lang din yung nakikita natin crowd control from the side of Signal Ultra Warriors. Yep, onti lang yung confirmed lockdown nila, no? As compared to the Emperors who has so much coverage. Again, ang laban ng Emperors, yung strength nila is their decision making. Like, they're the ones who can say where we fight. Now, Rhea, naspatan niya dito si Chichi, alam niya. Pero alam niya ba may tatlo dito? Japes and Reggie nagahantay dito. May masamang balak. Rampaging Sanso papasok. Reggie with the damage. And they disengage. Sabi ni Reyes, ibala kayo. Inyo na yung tore. Basta ako. Ilang ako dito. Mamba out na lang muna for the Esmeralda. Pero nakikita natin ngayon Signal Ultra Warriors. Sila yung nag-group up at naghahanap ng timing to get a chance to kill the members from the side of Happy Feet Emperors. Dahil nakikita natin ngayon ang pang setup lang nila si Imba DJ. And once wala na yung Feathered Earthstrike na yan, hindi na sila makakakuha ng coverage to deal a lot of damage against Happy Feet Emperors. Dahil nandito nga si Lunox, nandito din si James dealing stuns and crowd control. Pero mukhang nadelikado naman dito ang kwestuhan ni James against four of the members of Signal Ultra Warriors. Oh, grabe naman yun! Na-bait na! Buhay ang ating ka-lead! James survives, takes down Janus in return. Chichi, isa pang turtle, still 100% in this current game. 3K gold lead, give or take, for the Emperors, pero makapag-push na baba si Chujin. So far, I think, paniglaze, I think ito nang gagawin ng Warriors is full-on defense mode. Alam nila, sige, 4-1 na lang tayo. Kung gusto nilang bisitahin si Chujin, bahala sila. Pero tayong apat, sama-sama muna. Kasi kung hindi, makukulong tayo. Ooh, purple na nakakaw ni Chichi. Ganda talaga ng ginagawa dito ni Chichi. Patience is the key para lang makakuha ng pwesto para para makapag-sidestep lang din into the backlines and pick off here Imba DJ and Chujin. But still, nakapag-sidestep naman dito si Chujin, taking one turret against Happy Feet Emperor. So ano ang pwede nilang gawin dito? They just have to be worried about Reggie na pwede nilang stun din with with the skill sets na meron dito ang members ng Signal Ultra Warriors. Ooh, si Binsanity gonna go for the Poissons, but it's not enough. Even Tujin's gonna die here. Di siya nakapag-cross po of tang. Papasabugin din sa baba. Si Imba DJ. Kyle, still alive. Oh, pops immortality. Imba DJ sa pupunta. He's gonna go wings by wings out. Disengage. And even with that, 2-0 pa rin ang nakuha ng Emperor's 2 kills plus the free turret. Pero makapush naman sa taas si Rhea. Parang ganito na lang yata ni Glaze muna ang galawan ng Warriors. We get what we can. And we're gonna sacrifice along the way, pero kapit muna hanggang umabot tayo sa power spike natin. Delikado, Imba DJ! Phantom Execution! That's gonna be the Rampaging Sandstorm sa ilalim ng tore. Back siya though, Insanity, with the Poissons Show. Meteor Shower, buhay pa si Jay, buhay pa, disengage. Oh, hirap kahit sa loob ng sarili ng jungle at sa ilalim ng sarili ng tore. Delikado na ang Warriors. Oh man, Warriors definitely
being pressured so much by Happy Feet Emperors sa coverage kasi nang binibigay dito ng meteor shower ng isang Chang'e, nahihirapan dito ang PARSA na paano mo i-evade yan pag nagbigay ka na ng feathered airstrike. Yes, nabibigyan mo ng damage output dito ang Happy Feet Emperors, but still, yung sagot naman dito ng Chang'e, bibigyan ka rin ng damage with the meteor shower, and we have the first level lord. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa Emperors dito. Kukuhanin na nila ito, or kaya ibebait nila dito ang members ng Warriors dahil isang pagkakamali lang ng Warriors dito, magkakakuha na rin finally ang ng solid winning condition ng Happy Feet Emperors against the Warriors. But still, onto the top lane, nagpe-pressure naman dito na malala si Esmeralda. Kaso nga lang, ang sagot nun is the first level lord. Nasayang lang din yung pag-push dito ng Esmeralda from the side of the Warriors. Rinabaho lang ni Rhea, and I think that's the best thing that he can do. Just farm up, alleviate the pressure, as in tanggalan ng waves. If ever, parang best case scenario nga para kay Rayo, mapush niya eh, para ma-counteract lang yung Lord. Pero syempre, sinamahan muna ng bahagya doon ni Shaw. And right now, yung ginagawa ng Happy Feet Emperors is pressuring all lanes. Ginugulan nila yung Warriors. Ano ba? Play defensively to save yourselves, to farm up, or play defensively to save the map? Right now, nasa Warriors ang decision na yun. And so far, none of them are good decisions. Kasi all of them force them into the back foot. And the Emperors, they're feeling it. Oh my God, Honey Glaze, nasa loob sila ng base. Kina natin. With Sanity, pops up po yung Sans really early. Shaw, wit! Meteor Shower, papasabugin dito si Chujin agad-agad. Kyle, wala ng Fire Aga Armor, na-push na ang bottom lane. Ang laki yung Minion Wave na mapasok doon. Feather Airstrike dito ni Imba DJ Janus. Papatayo na dito. That's gonna be 3. That's gonna be 4. Reyes still alive. Wipeout! Oh my God, the Emperors are going to eliminate the Warriors from playoffs. Ito na ba yun? Ito na ba yun, Honey Glaze? Feeling ko ito na yun eh. I'm having so much goosebumps, Kuya Leo, dahil ito na nga yun. Happy Feet Emperors will be bagging the first game against